loves, welcome to my vlog. So now, nandito tayo ngayon sa malayo sa tao. Nag-iisa lang ako dito. So, ayan. So, ayan, guys. Nandito tayo. Tingnan nyo, guys, ang ganda ng mga nasa likod ko, no? Yung sa background ko, guys, akala mo ano, ano lang siya. Pero nandito tayo sa loob ng family park to, guys. So, ang family park na to, mga lalabs, ay ito yung tinatawag nilang ano, ang lawak-lawak po nito, mga lalabs. So dito ko naisip po na mag-vlog dahil tahimik dito, mga lalabs. So ayan, guys. So habang tayo ay pinagmamasdan yung ganda ng gabi sa kaganda ng mga building diyan sa likod natin, mayroon doon tao na isa. Ayan po, ayun. Ayan. Ayan, guys. So, dito naman tayo sa... So, ang gagawin natin, mga lalabs, ay kakain tayo. Pero, mga lalabs, wala akong dalang ano. Ang ano, kaanuhan nito, wala akong dalang... Tawag doon. Hindi ako nakadala ng... Hindi ako nakadala ng kutsara. So, nakalimutan ko yun, guys. So, habang tayo ay nagkukwentuhan, ay kakain muna ako. So, ayan. Ano nga ba ang ating pagkukwentuhan, mga lalabs? So, ayan, guys. Kain muna ako ng swarma, mga lalabs, ha? Harap. Tapos yung saw-saw natin dito. Dinig nyo yan, sasakyan niya. Mga sasakyan na. Kasi ito, napag-anuhan ng park na to, ay puro ano to, tabi ng highway. Highway doon, highway dito. So, left and right ay highway yan. Tapos, napalibutan ito na may building dyan. Tapos, dito banda ay nandyan yung meron dyan dagat. Parang tinatawag nila na Almadjas Park. So, ito sa loob naman ito na sinasabi nilang family park ay ang open po nito, kukuwento ko sa inyo, mga lalab. So, ang open nito pag normal na taon, kasi normal na taon, ah, normal na taon. Tapos, ang ano kasi nito, pag open sila, open 4 to 11, 4 to 11. Pero yung CQ na yan, nagpipito na yan pag 10:30 na. Kasi 11, ika-close na itong park na to. So, nandito tayo sa park na to na for families lang daw ito. So, doon ka pa lang sa gate na yun, haharangin ka na doon pag hindi, kasi for families lang daw. Pero marami naman nagpupunta dito na kahit hindi family, single gaya ko ngayon. Hindi ako single, guys, ha, pero may asawa ako. Pero hindi ko siya ngayon dala-dala dito. Hindi siya nakikita, guys, kasi busy siya ngayon kasi nasa trabaho siya. So ako ay nagmumuni-muni lang dito mag-isa kasi masarap yung ganito. Tinry ko nga, sabi ko, try ko nga mapag-isa dun sa park na yun, sa dulo niya. Dito ako sa dulo kasi, guys, yung kasi, mga lalabs, yung nasa doon sa medyo front ng gate ay, nasa front ng gate ay, anong tawag doon?
yung sa front ng masyadong ano maingay doon kasi may maraming naglalaro na mga kids to. So dito naman sa may medyo gitna niya, meron din laruan. So dito ako medyo sa dulo niya. Hindi ko naman abot yung isang gate kasi bawat ano to, marami tong gate mga lalabs ha. Marami. Left and side and ano diyan isa, tapos daon isa din, tapos isa din dun. So apat ang gate nito mga lalabs. Ilan? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Oh, so 4 ang gate nito pero isa lang po ang open sa park na to mga lalabs. Isa lang yung ino-open. Ngingiti, nangangati guys ang ilong ko. Ewan ko lang kasi ano, ako lang dito ang mag-isa. Pag may man nagjijaging dito, madadaanan nila ako. Kaso, parang wala akong nakikita ngayon na nagjijaging mga lalab. So, kasi mostly, kahit yung mga nag-ano dito, nagjijaging, pumapasok dito. Kasi malawak to guys. Sobrang lawak nito. So, iyon. Kaya muna tayo. Let's eat shawarma po to guys. Gawa po ng aking asawa. Nakikita nyo guys yung yan yung ano na yan. Yung mga building na yan. Ibig sabihin walang mga ilaw diyan. Ibig sabihin walang tao. Pero may mga ilaw na yan, may tao. Marami din kasi na empty na mga na ano dito kwarto dito. Parentan yan mga lahat mga lalabs. Yung mga building na yan nakikita nyo sa likod ko. Pinaparent lang yan lahat. Rent lang yan. May mga flat dyan guys. So, ayan. So, habang kumakain tayo, kuwentuhan tayo. Maraming tao dumadaan guys. Pero di nyo nakikita kasi left and side yan. Dumadaan sila. May sasakyan. May tao kasi may by walk kasi diyan eh sa left hand side na yan meron. May dala ako dito pa na kakainin ko. Parang snack man to guys kasi nasa oras natin ngayon ay nasa nisa kong phone. Guys, nasa 8:20 na yung oras natin ngayon ng gabi. Inom tayo ng tubig, guys. Muna, nakikita na ako nang nag-jog yung isa. May dala ba akong tissue? Parang wala. Mga lalabs, kain tayo ng shawarma. Sarap talaga. Paggawa talaga ng asawa mo na yung ano, sarap, di ba? Kayo guys. Sarap. Ang sarap. Kita niyo yung mga ano pipip ng sasakyan, guys. Ang sarap. Ganito lang yung oras na time ko mga lalabs kasi hindi ganito. Yung Saturday kwento tayo about sa trabaho. Ang trabaho ko kasi
ang duty ko kasi 4 days yun. So, ang 4 days na yun, ang bawat isang araw na duty ko, ay nasa 9 hours po. Dati kasi ang duty namin, 5 days po ang duty. Pero, nagkataon guys na naiba kasi ang ano nila dito, patakaran ba na sa parang Pilipinas din. Kasi sa Pilipinas, sa ating kasi, sa Pilipinas mga lalabs, ay ang off, di ba, ano, Sunday. Pero dito kasi sa ibang bansa, sa Middle East kasi, ang off dito, Friday. Kasi pinakamahalaga dito kasi yung araw ng Friday. Kasi yan yung araw ng prayer po namin na tulad na mga tao, mga ano, Islam na tao. So, yun. Tapos, ayun guys. Iniba, naiba kasi nitong year na to. Sinisinuka ko mga lalaps. Itong year na to kasi, naiba kasi ngayon ng ano namin, day off namin. So, kaya ang off namin guys, hindi pala na ibang off, pasensya na ha. Ang naiba lang guys ay yung araw. Yung ilang araw ba ang aming papasukan sa trabaho. So, ang pinapasukan namin ngayon sa trabaho, 4 na araw. Pero, yung oras po, nadagdagan kasi imbis na 8 hours ang trabaho namin sa 5 araw na yun. 5 araw guys. So, nabago mula pinalitan itong holiday namin dito. So, ang nangyari ngayon, ang holiday namin ay 3 days guys, pero 3 days mga lalabs. Wala akong pasok 3 days, pero sa 3 days na yun, mayroong dun sa Sunday na yun, pumapasok kami na 2 hours. So, 2 hours guys, 2 hours, 2 hours. So, 3 hours o 3 hours, parang ganyan. So, parang ano lang, ang magiging ano nun sa Sunday, half day lang. So, 2.5 days ang day off ko. So, kasama ang mga kasama ko sa trabaho. Tapos, yun guys. Yun yung kwento ko. Yun. So, subo muna tayo ulit. Magulo, no? Magulo ang kwento ko, guys. So, ikaw na, kayo nang bahala umintindi. So, ngayon naman, ang duty ko sa 4 na araw ay 9 hours, guys. Dati 8 hours. So, ginawa 9 hours ngayon. Kaya, okay na ngayon, guys, yun. Okay na yun, diba? Okay na yung, ano, yung off, yung kasi may time ako sa asawa ko, may time ako maglaba. Kasi pag may time ka sa ano, sa akala ko walang tao dito guys, pero may dumaan na isang naglalaro lang na chikiting. So naglalaro siya ng trolley, parang scooter. Narinig niyo yung guys, maingay. So yan yun, bata yun. Magkaiba kasi kami ng off ng asawa ko. Ang off lang ng asawa ko sa isang linggo, guys. Ay. Isang araw lang kanya. Ako, sa isang linggo, guys. Ilan? Every weekend. 2.5 ang off ko. Mga lalabs. So, kwento na naman natin, guys. Yung umuwi kasi ako last. Kwento natin yung paano ko umuwi or paano ko bumalik dito. Dati kasi, guys. So,
bumalik ako. Bumalik ako sa, bumalik. Hindi, dati kasi guys, dito na ako galing. Year 2005, imagine nyo guys, 2005, nag-start na ako nag-abroad na mga lalabs. Hindi pa dito ang first na abroad ko mga lalabs. Saan, alam nyo ba na first abroad ko guys ay nasa Doha, Qatar po ako mga lalabs ha. Napaka bata ko pa that time guys. Pero sa gustong nangarap kasi ako, yung tipong ano, hindi ako naiinggit sa ano man bagay, pero nangarap ko, sabi ko hindi ko tinapos ang pag-aaral ko, mas inuna kong mangarap na mag-abroad guys. Pero may naanuhan naman yung pag-abroad ko guys, kasi first time na nag-abroad ako Doha, Qatar. Pero that time hindi ako sinuwerte, naka 3 months lang ako doon, naka-uwi ako. So after naman noon mga lalabs, yun ang pinaka ano naman sa akin, yung nangarap muli ako. Kasi wag tayo susuko sa lahat ng mga pangarap natin, kasi dyan tayo kumbaga, ano ba tawag doon, pag gusto mo may pangarap ka, abutin mo, kasi hindi masama mangarap. Libre lang guys mangarap, no? Libre lang mangarap. Kasi alam nyo ba guys, ikwento ko ang pinakapunot dulo nito guys, no? So subo mo na ako. Ganito kasi yan guys. Nung nasa bata pa ako, naranasan ko na ano, kami ng ate ko guys, kami ng ate ko, para namasukan kaming ano, kasangbahay sa Pilipinas yan na guys, sa Pilipinas namasukan kami ng kasangbahay. Kaya nga, kasi sabi nga namin, sanayin namin ang sarili namin, di ba? Kasi nga daw sabi nila, pagdating mo daw dito sa abroad ay matrabaho daw. So ayun nga ang ginawa namin guys ng mga lalabs, yun ang ginawa namin ng ate ko, hanggang sa pati yung lahat, pareho kami ng ate ko, ginawa kaming kambal noon ate ko ha, kambal lahat ng ano namin. So ang nangyari kasi mga lalabs, nangarap kami nung masukan kami sa kasambahay ba mga lalabs, siyempre bata pa ako that time, sobrang di ko alam kung ano yung 13 years old yata ako noon mga lalabs. So ate ko noon siguro that time noon nasa 16 years old yung ate ko, kasi ang gap kasi namin ng ate ko ay 3 years. So that time na namasukan kami ng kasambahay mga lalabs ay, kasi hindi kami pinus ng parents namin na yung magulang namin, si nanay, tatay, na ay magtrabaho kayo, ganun ganyan, para hindi, talagang kusang loob namin ginawa yon. So that time na yun, 5 days iyak, hindi ako sa umiiyak kasi strong person kasi ako mga lalabs eh. Hindi ako makaabot kung saan na lugar kung mahina ang loob ko. So malakas ang loob ko mga lalabs. So that time na yun, may pinsan kasi ako, ang kwento niya kasi, ang pinsan ko sabi niya sa akin, oh insan, san ano, okay ka lang dito? Sabi ko, oo, okay lang. Sabi niya, ako hindi ako okay. Sabi nung pinsan ko, kasi marami, tatlo kami, ako at saka ate ko, namasukan nun. Tapos that time nung mga lalabs ay, sabi nung pinsan ko, uwi tayo? Ano, titigil na tayo sa trabaho? Sabi, ako na siyempre, isip bata pa naman tayo, di ba mga lalabs? So, sabi ko sa pinsan ko, matanda yung pinsan ko ng isang buwan sa akin. So sabi ko sa pinsan ko, sige uwi tayo. Alam nyo ba guys, umuwi kami. Ang kwento niyan guys, umuwi kami. Dahil nahihiya kami umuwi dun sa lugar namin. Ang ginawa namin, nahihiya kami dun sa amin umuwi, no? Ang ginawa namin, umuwi rin kami yung time na yun, na sabi ng pinsan ko, tara insan, uwi tayo. Tapos, ayun, sabi ko dun sa pinamamasukan ko, ang sobrang bait noon, sabi niya sa akin,
Ay, ang pangalan yata ng anak nun si Ratu Raji, yun ang anak na. Isa lang anak. Ang ginagawa ko lola, kung ginagawang maghuhugas ng ano, wala. Nagbampaday lang ako ng bata. So, it means babysitter yun, guys. So, pati yung nagluluto, hindi ako nagluluto. Kasi hindi pa ako masyado marunong magluto. Siyempre, bata pa ako, 13 years old, di ba? So, ang nangyari kasi ganun guys ay kahit marunong din naman ako magluto kasi lutong bahay nga marunong ako sa noon. Siyempre kasi nakikita ko kasi sa lola ko pag nagluluto siya ay siyempre inaalam ko yung kung ano yung ganito kung ano yung inuuna. So ayun, alam ko yung guys pala. So pero di ako nila pinapagalaw doon na sa kusina, mga ganyan. Hindi, yung bata lang talaga nakabantay kasi nagtuturo kasi yung naging amo ko. Tapos pero yung pinsan ko na to, dumaan, sabi, insan uwi tayo, sabi ko. Oo, uwi tayo, ganun ako. O, wala na, hindi, walang isip-isip na no. Sabi ko ganito pala siguro paano kung kaya nasa isip ko paano ko kaya sabi ko nasa abroad ako kaya ganun, no? So ayun, umuwi kami. Alam niyo ba guys na pag-uwi namin sa Pilipinas, sa Pilipinas. Huy. Pasensya, no? Kasi nandito kasi ako sa Beda. So guys, nung umuwi na kami sa bahay namin, so hindi kami dumaan sa daan. Alam niyo ba? May ilog kasi doon sa amin. Yung sinasabi nilang river ng Calumamis. So kasi pinanganak kami kasi Calumamis ano, Talayan, Maguindano. So ayun guys, afternoon mga lalabs, alam nyo ba saan kami dumaan? Sa ilog, sa tabing ilog. Guys, dumaan kami sa tabing ilog, doon kami dumaan, lumangoy kami mga lalabs. Hindi namin sobrang lalim yan guys, pero hindi kami takot sa kung mayroon bang doon mangangagat or what else ba. Hindi, wala kaming naisip na ganun guys. Kasi ang iniisip namin, nahihiya kami kasi sabihin sa amin, ayan yun na mga nag-abroad, umuwi na agad. Oh, hindi pa abroad yun, pero Pilipinas din yun lalabs yun. Tapos tawa ng kami na, alam mo, pinaano namin, kasi may parang katawa ng saging. Yun ang sinakyan namin. Marunong naman kami lumangoy. Pero, siyempre, mapapagod ka sa haba ba naman ng ano. Hindi kami naglakad mga lalabs, ha? Hindi kami naglakad nung napapunta na kami malapit sa amin. Siguro mga 15 minutes siguro yun. Nilangoy namin yun mga lalabs. Or baka nasa 20 minutes pa yung mga lalabs ha, kung lalakarin. Di ko alam kung sinira. Kasi yung tubig na yun, daloy nun, doon na sa amin. Doon na sa pangpang namin. Kaya yun ang ginawa namin sa pinsan ko yan, nung kwentos about sa nung nang bago bata pa kami ay nangarap na. So, ayan. Muntik na. So, tapos, ang nangyari naman, kaya, ayun. Siyempre, sabi daw, ayun, kuha na kami ng ganito, ganyan, ganyan, o, para makapag-abroad na. So, nag-aaral ako that time noon. That time kasi mga lalabs ay nasa lugar pa, no, nasa baryo kami noon eh. Baryong, kasi lumaki kasi ako sa lola. So, hindi kasi ako lumaki sa nanay ko. Hindi ako lumaki sa magulang. So, lumaki ako sa lola ko. So, kung nasaan yung lola ko, nandun ako. Hanggang sa nagdalaga na ako doon, sila yung nagpaaral sa akin. Tapos yun, nangarap na ako na, kasi siyempre namin nakikita na akong tita ko, mga ganyan, nag-abroad na. So sabi ko, ako'y mag-a-abroad din. So, ayun nga. Nung, diba, nakaano na kami, napa Maynila na kami. Paalis na kami niya. Doon tayo sa papunta na sa Maynila, guys. Pumunta kami ng ate ko sa Maynila. Ang ano namin doon, yung natawag nilang recruiter namin, yung dadaanan namin kung sino yung magpapaalis sa amin at sino yung gagawa ng mga papers namin. So pinsan ni nanay yun, na second cousin ni nanay, kasi first cousin ni tatay yung tatay nun. So second cousin ni nanay, so tito din namin yun. So alam nyo guys yung ganun. Nasa siguro ilang buwan ako sa Maynila, nakailan buwan ako. Ang ate ko kasi hindi nakatest, 2 months lang umuwi na siya sa, mahina nga kasi ang loob.
mas hindi sa inaano ko ang sarili ko, pero mas malakas ang loob ko sa kanya. Kasi the time na nag-ano, nung nasa ano na siya, na, nasa 2 months na siya, binya uwi ako, ayaw mo umuwi. Sabi ko, hindi ba't ako uwi, di ba sabi ko mag-abroad tayo. Tapos sabi naman niya, sabi niya, sige, ikaw bahala ka na dito, ako uwi. Kung ayaw mo umuwi, ako eh uuwi. Sabi, sige, sabi ko sa kanya, ikaw bahala. Tapos ayun guys, umuwi ang ate ko sa Mindanao. Ako naman ito ay sa Maynila na iwan. Pero ang time na yun, sabi ng auntie ko noon, noon nasa papunta ito ha, papuntang na Manila, sabi ng auntie ko. Sabi niya sa nanay ko, bakit? Bay kasi ang tawag niya sa nanay ko. Kasi magpinsan buo yun sila. Sabi niya, yung nanay nung pinsan ko nakasama ko na masukan ng kasambahay, na iniyaya ko umuwi. Kasi ganun din yung mga nanay namin, mga best friend din yung mga nanay namin. Kasi sa amin mga, makwento ko lang, no? Sa amin kasi mga pipipinsan, or magse-second cousin para kami magkakapatid, mga lalabs. Ganun kami. Like, mga tulad din, pinagmanahan din namin sa magulang namin. Ganun yung mga lola at lola namin. Kasi nanay ko at saka yung nanay ng mga second cousin ko, mag-first cousins kasi sila. First cousin sila. So, ayun, magpipinsan buo sila. So, sobra silang close din. Kaya pati kami na mga anak nila, ganun din ka-close. Ganun din kami ka-close, mga lalabs. Lalo na yung first cousin ko din, side kay nanay. Sobrang, para kami magkakapatid, mga lalabs. So, ang kwento naman nun, kaya sabi niya sa, nung nasa Pulyuk, kasi that time, barko, mga guys. Barko, ay nakakamiss sumakay ng barko, guys, no? Barko ang sinasakyan namin. So, yung barko na yun, that time yung barko na yun, may Super Ferry 9, may Super Ferry 5, may Super Ferry 13, guys, that time, may 16. Lahat yan, mga lalabs, may 8 pa yan. Nasakyan ko yan. Nakasaykaya ako pa yung sinasabi nilang Sulpicio. Di ko alam mo anong number ng Sulpicio. Pero yung Sulpicio na yun, mumurahin yun. Pero yung Super Ferry, mahal ang bayad dun sa ticket na yung mga lalabs. Pero ilang araw ka sa maglalayag sa dagat? Ilang araw ka, guys? Ilang araw? 2 days to 3 days. So, stopover ka sa Zamboanga, Iloilo. Ganun, guys. So, ayun, ang sarap kaya yung ganun na, yung naranasan ko ganun nung kabataan. Siyempre ngayon ay matanda na tayo. Hindi naman sa matanda, pero siyempre, saan pa tayo pupunta kung di tatanda, diba? So, ayun. Ayun nga. Pagkabilis ng kwento natin ay napabalik tayo sa yung from the start, no, sa nung paalis kami sa Cotabato. So nung pa sabi ng tita ko, sabi niya sa kay nanay ko, "Bay, bakit ganun? Na hindi ka ba hindi ba nadudurog ang puso mo?" Sabi. Sabi nung pinsan ni nanay, sabi niya, "Bay, hindi ka ba nadudurog? Yung mga anak mo parang ano na parang sabi humaling kami sa pare, sabi na parang pusa na inanuba, yan pa tawag doon, parang ano ba sabi? Sabi ng nanay ko, kasi sabi niya, matapang yan sila, sabi niya. Yun ang sagot na nanay ko. Siyempre, siguro, naiyak din yung nanay ko, ganun. Tapos that time, ayun na, siyempre, nasa Maynila na kami, sinundo na kami na yan. Kasi may mga tito na kami doon, dami namin tito kasi, mga pinsan din ang buo ni nanay yun. So sinundo kami, ayun, hanggang sa hinatid na kami doon saan kami titira. Tapos first yan na tinirahan namin, guys, doon nga sa pinsan ni nanay, second cousin ni nanay. Pero hindi namin ka-close yung mga lalabs, ha? Hindi namin sila ka-close. Pero ang bait nun, ang si Bapa Abu, ang tawag ko dun si Bapa Sabonex, may pangalan siya sa akin. Hindi ko makakalimutan yun that time na nandun ako sa kanila. Tapos, tapos yung ate ko, hindi nga natiis. Diba sabi ko kanina, naunang kwento na, no? Umuwi ng Mindanao. Eh ako, umabot pa ako ng 5 months bago ko naka-uwi ng Mindanao. So, hindi pa ko sinuwerte sa unang, mga lalabs. So, ang nangyari yan, mga lalabs. Ayun, kasi hindi ako makakuha ng kasi siyempre bata pa that time, no? So, umuwi ako. So, nagpahinga hanggang sa doon na ako
hanggang sa bumalik ulit. Ang pagbalik ko, pabalik-balik pa ako yun mga lalabs ah. Mm-mm. Bumalik ako naman sa iba na naman na nagpapaalis sa mga babae ba, nagpapapuntang abroad, mga OFW ba. So, ang nangyari, nasa Paranaque kami, guys. So, yun din, magkasama din naman kami ng ate ko. Sabay din naman kami nagpa-Maynila ng ate ko. Oh, 'di ba? Sakay na naman kami ng super ferry niyan. Siyempre, nasanay ka na, naka-Maynila ka na, bumalik ka na naman sa Maynila, no? So, pagbalik namin ng Maynila that time, mga lalabs, ayun, ang una, yung ate ko ba? Punta siya sa nakaalis siya. Papunta dito yata ba yun? Oo, parang dito yata yun. Oo, dito siya sa Dubai. Oo, dito rin yun sa Dubai si ate ko. Eh, ako naman, paalis din, mga lalabs. So, oo, nakaalis ako. Yun yung sabi ko na napunta ako sa Doha, Qatar. Pero, dito yung ate ko nauna siya. So, hindi ko kaya kasi sa Doha, Qatar. Kasi, yung parang na... yung feeling mo na na nag-iisa ka tapos wala kang masandalan na may pag, nung nagkasakit kasi ako doon eh, nagkasakit ako ni lagnat ganyan, pero that time noon nandun yung tita ko na kapatid ni tatay sa Qatar, sa Doha, Qatar. So nung napunta ako sa hospital, pinuntahan nila ako sa nung in-hospital ako nung employer ko. Napunta ako sa tawag doon na hospital na yun, Hamad Hospital sa Qatar, sa Doha, Qatar. So ayun, tinawagan nila yung auntie ko, sabihin nandito yung pamangkin mo, hindi maganda ang pagkiramdam. So ayun, pinuntahan ako ng tita ko. After that mga lalabs, ay pumunta ang tita ko doon. Pero grabe ay marites ko sa inyo mga lalabs, oh. Alam mo ba sabi nung sabi nung amo ko, sabi na bakit ganyan yung tita mo, nakapantalong, nakaganyan, hindi nakasuot pang katulong daw, pangasang bahay. Tapos sabi naman ng tita ko, sabi niya, kasi ang amo namin hindi mahipit sa pananamit, sabi ganun. Alam niyo ba guys kung anong damit ko doon? Nakaduster mga lalabs, nakaduster ako noon. Tapos minsan nasasagi yun. Siyempre bata ka, di ba? Minsan kasi kung yung alaga mo tatakbo ka rin. So, ang ginawa ko, tumatakbo ko, sumasagi yung damit ko na yun sa mga pinto kung saan sa may napupunit. Tapos, ayun, balik tayo dun sa nung na may sakit ako mga lalabs. So, kinuha ko ng tita ko, sabi niya sa akin. Lalabs nga, sabi ng tita ko. Sabi ko sa tita, dito na ako, sabi ko, magtrabaho sa inyo. Siyempre, di ba, parang inahanap mo yung kalinga ng isang nanay, no? Sabi ng tita ko, sabi, hindi pwede kasi may amo ka. Sabi ko, tita, ayoko na umuwi hanggang sa umiyak ako. Nang umiyak ako niyan, guys, yung kasi ayoko na, tapos hanggang sabi, ihatid ka na ng driver ngayon, papunta sa amo mo. Sabi ko, ayoko nga umuwi. Tapos yung amo niya, yung amo ng tita ko, binigyan ako ng 100 riyals. Guys, malaki ang pera pa, maliit pang palit noon, guys. Pero kung ngayon ay 100 na 'yon, magkano na ngayon ang palit sa ating Pilipinas? 1,500, no. So ayun, mga lalabs, binigyan niya ako noon. Sabi niya, sumama ka na kasi sabi niya, kami naman sabi niya ang aanuhin ng amo mo dito. So ayun, umuwi din ako. Ang ginawa ko 'yan, mga lalabs, inalisan ko 'yun, mga lalabs. So past na 'yung kwento natin diyan. So yun lang yung about sa hanggang guys sa nakawin na ako ng Pinas, no. Pakaanuhin natin kasi paanuhin pa natin. Kain mo niya ako, guys. Nasarap kumain. Tutuloy natin ang kwento, ha. Saka kukwento ko guys, yung kung napunta dito sa sauce, lahat ng palaman. Sinuksok po ng sinuksok. Ang problema ko ngayon, may dessert ako dito, paano ko kakain?
dessert daw. Malinis naman yung kamay ko, guys. Kasi bago ako pumunta dito, naligo ako, no? So, kakamayin din natin yung dessert. Saka natin ituloy yung kwento, no? Kain muna tayo. Ang sarap. Malalim na si... Ay, ilang oras na? Ano kaya oras na? Sarap. Wala akong kutsara, guys. Meron akong dala dito na sinasabi nilang ubi na linupak. So, kakamain natin, no? Inom muna tayo ng tubig. Wala kasi tayo ngayon eh. Hindi kamain. Harap. Nakalimutan kasi humingi ng asawa ko. Hindi na ako makakain ito sa bahay, no? Narinig niyo yan, guys, yung sasakyan. Ito linupak na to, guys. May cheese sa ibabaw, cheese. Mozzarella na cheese, ay cheddar cheese pala from Philippines. So may ano to eh, tawag dito, meron siyang ano, meron siyang condensed milk. Malapit na pala magalas na eh. Sarap. Ito kasi, yung tawag dito, yung kamuting kahoy. Bilangoy ba? Bilangoy? Ganun ba yung bilangoy? Binili ko to 5 dirham. So, magano yung palit, guys, ng 5 dirham sa Pilipinas? Ang palit kasi ngayon na 15 point nung nagulog ako doon sa pera na kaibigan ko, 14 nung nagpadala ako, 42 eh, 15.42 eh, ganun. Pero nitong kaibigan ko 15.51 yung rate ng dirham to Philippine man. So mataas ang palit ngayon, guys.
Kain tayo. Taubos na nga. So, busog na ako nito. Merienda ko na to. Merienda pa ba to? O, dinner na to. Kasi alas 8 na eh. 8 na dito, malapit na 9. So, 9 dito. Anong oras, Pilipinas? Bilangan ko. Apat na oras kasi ang gap. Sa Dubai at saka, ano, Philippines. So 9, 10, 11, 12. So 1 PM na, 1 AM na sa Pilipinas. Kakabusog yung bilang eh. Paano? Ang dami, di ba? Paubos na eh. Nilupakan sabi nito eh, yung linupak. Nilupak kasi dinidikdik ganun. Busog ako pero gusto ko siya ubusin. Doon tayo sa kwento na ano, guys. Kasi ayoko talaga nagtatapo na. Ano yun? Para meron lumipad pumunta sa mukha ko. Pero hindi naman. Parang gusto kong ano. Kasi sa lolo ko. Lolo ko kasi. Pag nakain kami ng kanin. Kahit any pagkain yan. Ayaw niya talaga nakakalat sa mga kung saan saan. Lolo ko sa side kay nanay. Lolo ko sa tatay na nanay. Ganun. Kapatid ni Lola. Yung isa lolo. Ay, sorry. So, ang tawag doon. Ayaw talaga niya pag kumakain kami, lalo na yung kanin na napupunta kung saan-saan, sa legs mo, o di kaya dito sa, di ba yun sa, tapos gusto niya pag kumakain kami, dun sa plato na yun, sinmut, gusto niya, wala siya makita na kahit isang, isang butil ng bigas, butil ng kanin doon. Kailangan ubos talaga. Pero may time din na, di ba, ayaw mo, hindi mo na uubos yung kanin, di ba? Kahit gusto mong ubusin, hindi mo na kaya, full ka na, di ba? May time naman na kahit full ka na sa tiyan mo, pero yung bunganga mo, gusto pa kumain, di ba? Kagaya nito, busog na yung tiyan ko, pero yung bunganga ko, gusto pa kumain. Nang nilupak na kamote. Ang Tagalog nun, eh? Dinikdik, no? Dinikdik. Parang ganun. Dinikdik na kamote. Nagyan ito ng condensed milk, ng cheese, ganun. Pero ito, ang ginagawa nito, mga lalabs, ay in-steam lang siya. So, steam lang nyo, guys, yun. Tapos, ayun, dikdikin nyo na. Pwede naman siya idikdik ng ano. Kuha kayo na parang yung batuta. Sa amin kasi, may mga ano, dikdikan yung kahoy, tapos kahoy rin ang pangdikdik. Hindi ko kasi alam ng Tagalog ni mga lalat, so ang tawag sa amin binayo na kamote na binayo na ano tawag sa kamote na to sa amin, yung sa salita namin kasi, guys, different kasi. Oo, nasa Pilipinas kami nakatira, Pilipino kami, guys, pero lalabs. Pero kami kasi, ang language namin, Maguindanon. Yung sinasabi nila, Maguindanaon. Sa Mindanao kasi. Nakaubos ako ng isang shawarma, guys, sa
walang kapagurang pagkukwento. So, isang shawarma at saka, so, hindi na ako ito magugutong sa baan. Hindi na ako kakain. Si husband ko na lang. Pero minsan kasi, mga lalabs, oh, kwento ko kayong ganyan. Yung tipo na, hindi tipo. Yung kumakain siya, yung kakain, siyempre, dinner niya, siyempre, walang kasama. Eh, gusto mo siya sa bayan, di ba? Para magganahan man siya mga lalabs. Ganun ba kayo? O, kayo sa mga asawa niyo na sinasabayan niyo siya kahit busog na busog kayo, di ba? Pero gusto niyo rin siya sa bayan kumain. O, ako ganun ako eh. Kahit busog ako, sige pa rin. Sige, sa bayan ko siya kumain. Napapakain din ako ng rice. Sabi ko, konti lang yung pala, napaparami din pala. Kaya itong ganito, nagiging lumulobo na mukha ko, no? Nagiging chubby na ako sobra. Kasi dati, sobrang skinny ko yan. So, balik tayo sa kwento natin na nung nasa, ano tayo, no? Nasa sabay. About, nangangarap sa pag-abroad, no? Ganyan, guys. So, ayun, guys, yung ate ko, no, di ba? Dito sa Qatar, dito sa ano yun, Dubai. So, ako naman, umuwi ng Pilipinas. Hanggang sa, ano, ang hindi ko makakalimutan nung guys sa ate ko, ay nung binigyan niya ako ng pangbili ng cellphone. Alam nyo ba, mga lalabs, magano yung binandala niya sa akin? 6,000. Tapos magano lang yung binili ko. Yung maliit na cellphone that time. Wala pa kasing camera nun eh. Di ko alam kung may camera ba yung binili ko. Yung bird na cellphone. Oo, cute kasi siya guys. Yun ang first na cellphone ko that time. Bird ang pangalan. Magano bili ko nun mga lalabs? 4,000 plus. So yung binigay ni ate ko nun, di naubos. So kaya nung that time din, ay... time ba yun? Anong time? That time. So, ayun guys, yun. So, tapusin na natin ang kwento na yun guys. No? So, dito tayo sa simula natin sa nung nangarap ako umuli. Oh, nangarap ako umuli na mag-abroad. So, that time guys, 2005. Ha? 2005! Oh, imagine mo guys, dito pa ako nag-18 mga lalabs. Dito na ako kasi 3 years yun eh. 3 years ako sa ano. Ay nasa Europe country yata ako noon that time. Noon doon ako nag-18 sa Europe country mga lalabs. Kasi 3 years ako dito. After kasi natapos ko yung 2 years ko. After noon nag-ano pa ako, dumagdag pa ako. Eh kaso inabutan yun ng bakasyon namin. Pumunta kami ng Europe. So, ang nangyari doon, naiwan ako doon sa Europe. Mga lalabs. Oo, mga lalabs. So, wag muna natin ikwento yun na sa Europe. So, alam niyo na yun, guys. So, that time na noon dito ko dumating ako niyan, kalalabs, kwento ko. Saan airport yun? Saan ba ako lumanding? Ay, airport din Dubai yata. Airport sa Sarja. Parang airport Dubai ako lumanding, mga lalabs. So, ayan, sinundo na ako lalabs, ha? Siyempre dito may mga ano pa, di ba? May madat na ang opisina dito, di ba? Office nung kumuha sa iyo, di ba? So, doon sa nagpalakad ba ng mga ano ba? Sa agency ba, mga lalabs? So, ayun. Mga isang araw lang doon lalabs. So, yun, sinundo na ako nung pagkasundo sa akin. Ayun, dinala na ako sa bahay na naging amo ko, ha, mga lalabs. Yayamanin, mga lalabs. Confound mga lalabs. Oo, mga lalabs. Confound yung kanilang ano. Confound yung mga bahay nila kasing lawak nitong park na to. Oo, mga lalabs, yung bahay noon. Mag-ina yun eh, mag-ina sila apat yata yun eh, apat sila. Yung lola at saka nanay. At saka yung anak na dalawa. So ilan yun? Ilan bang anak mo? Oh, parang ganun. Oh, dalawa. Tama. Dalawa yung anak nung anak. Parang ganun. So, magkakapitbahayan sila mga lalabs. Yayamanin yung mga lalabs. Pero ang swerte ko guys, alam nyo ba, wala yung amo ko nun. Yung matanda, oo, si Lola. Si Mama tawag namin nun. Tapos wala si Mama nun. Saan sila nakabakasyon? Sa ibang lugar mga lalabs.
Kasi that time, during na yun, ay Hajj, yung nag-Hajj, nagpupunta sa Saudi. So, nandoon sila isang buwan. O, pag-uwi na nila mga lalabs. O, yun, may pasalubong akong psychopath. Di pa nila ako nakikita. Pero sa isang, wag natin muna pabilisin ang kwento. Ang nangyari nun dat mga lalabs. O, siyempre, inatid na ako dun. Wala dun ang amo, di ba? E di buhay parang ano ka, prinsesa, mga lalabs. Wala lang trabaho, kain, tulog. So guys, ang ginagawa ko doon, may punong mangga doon. Siyempre, bata ka, di ba? Hindi ka naman sa... Siyempre, teenager ka, di ba, mga lalabs? Oh, teenager ako that time, mga lalabs. So, ang ginawa ko noon, mga lalabs, napalingon ako doon sa may dumadaan na malakas mo ang kwentuhan nila. So, ang ginawa ko doon, mga lalabs, ay kain lang, guys. Tsaka... Siyempre, bata, di ba? Hindi naman sa bata, pero teenager ako that time, mga lalabs. Tapos yung, may punong mangga, ha? Eh, ako na ito, eh, di ba, sobrang takam na takam sa mangga, ba? Ayun, kumain ako ng, yung may mangga doon, puno doon, ang daming bunga, mga lalabs. Tapos maraming apple, mga ganyan. Tapos alam mo ba, ang first time ko kumain ng biryani na tawag nila, no, mga lalabs, no? Biryani rice, no? Siyempre. Eh, hindi pala first time yun. Second time na pala yung mga lalabs. O sige, pass na natin yung mga lalabs. So, ayun. Pabilisin natin. Parang kumain ako ng ano, lalong tumaba yung pesto ko. So, tos, ayun mga lalabs, nung kumain ako nun ng ano, eh nung gusto kong kumain ng mangga, eh di siyempre, na ano, natingala ko yung mangga sa taas, no? Pagkatingala ko ng mangga, sabi ko, ang sarap ng mangga naman na to. Sige nga, akatan ko. Alam mo ba yung mga ordinero doon, mga lalabs? Pinagtawanan ako. Umakyat talaga ako, mga lalabs. Oo, umakyat ako niyan. Umakyat ako doon sa punong mangga. Siyempre, lahat na yung kung ano yung mahawakan ko doon, kuha, ganyan. Alam. Pagkababa, siyempre, may sarap, may asin na may sili. Sinawsod, kasarap man. Tapos nalaway tuloy ako ngayon mga lalabs, kwento ko sa mangga eh. Tapos ayun, sabi ko, nasaan ba ng amo natin? Tinanong ko sa kila ate. Alam mo, marami ko na dat nandun si Mami Marites, nandoon. Mami Tess pala, hindi Marites. Mami Tess, taga ano yun, hindi ko na alam kung makita ko pa ba yun. Kasi sobrang tagal na siguro, ewan ko pa, siguro, buhay pa yun siguro. Tapos, meron din taga Zamboanga din si ate ano, nakalimutan ko pangalan basta, pero sobrang ano nila ako, siyempre akong pinaka baby dun eh, akong pinaka bata that time, eh siyempre sila may mga asawa na that time, may mga anak na, may mga apo na yung mga kasama ko mga lalabs, no? Tapos may kalahi rin akong kasama ko dun, ilang kami mga lalabs, 7, ganon kaya yamanin mga lalabs. Eh di nakataon mga lalabs yan, dumating na sila. Natapos na, para bilisin na natin, no? Natapos na isang taon ay dumating na yung sila mama. Pagdating nila, ala, may pasalubong ako, hindi pa nila ako nakita mga lalabs, ha? Pero di mo akalain, no, may pasalubong ako. Alam kasi nila, darating ako that na during na nasa vacation sila. So, ayun, may pasalubong ako, psycho vibe, mga lalabs. Nasa lalagyan pa yung mga lalabs. So, ayun na, guys. So, dumating na. Ang kasama nila tuwing nagbabakasyon sila, yung kalahi, yung katribo ko na maginda noon. Yun ang, ano na. Eh, di, siyempre, andyan na yung amo namin. So, lahat kami, pinakilala ko ito si, ayun, pagdating, ganyan. Ito yung bago natin na ano, stop ganyan. Tapos ayun. Tapos nung na sa akin, sabi niya. Nakita ko nung apo niya, mga lalabs. Yan ang kwento diyan. So sabi niya, sabi ng apo niya, "Ummi," sabi niya. Sabi niya doon sa apo niya, "Ummi, akin na yan," sabi niya, "yung bago mong maid," sabi ganun. Na ano, sabi niya, "yung kasambahay mo mama, ummi, akin na yan." Sabi ko, ano to, parang naghihingi lang ng pagkain, no? Parang nasa isip ko, diba? Kasi
sino inano nung mga kasama ko, minarites sa akin, sabi niya, uy, gusto ka kunin nung apo ng amo namin. Sabi ko, ha, ayoko doon, ganun ako. Siyempre, bata ko, siyempre, umiyak kaya ako mga lalabs. Siyempre, ayoko na doon kasi yun, mga marami na akong close doon. Yung anim na kasama ko doon, close ko na doon. Tapos, sa trabaho, tinutulungan nila ako. Siyempre, hindi pa masyado gamay ba, maglinis ba naman. Pero wala kaming alaga that time, mga lalabs, wala. Linis lang yung ginagawa namin. Alas dos, uuwi kami doon sa higaan namin. 2 hours kami mamamahinga. Oo, magpapahinga. Ganun yun, no routine doon. Tapos babalik alas 4 doon sa kay mama. Kasi aabangan, kasi may mga bisita yun si mama. Lagi may bisita. Tapos doon lang kami sa kusina. Nakaupo lang doon na walang ginagawa, mga lalabs. Kasi ang linis doon, mga lalabs, madaling araw. Umaga. Hindi na inuulit yun. Pag sa hapon, uulitin. Saglit lang yun, 30 minutes lang, mga lalabs. O, diba? Sa dami ba naman namin, 7? O, diba? Yayamanin, mga lalabs, diba? Yung naging amo ko dati. O, nung hindi pa ako sa labas nagtrabaho. So, ayan, mga guys. Umabot nga ako doon na, sabi nung naging amo ko, sabi niya, yung madam ko, sabi niya sa akin, gusto ko yan, sabi niya, gusto daw niya ako, sabi nung madam ko, sabi niya, umi, ibigay mo na yan sa akin. Di kinuha nga ako, binigay ako nung matanda sa kanya, halat, binigay ako, mga lalabs, mainit dito sa park, mga lalabs. Tapos nung binigay ako, mga lalabs, ay siyempre iyak ako niya, kasi siyempre na close ko na yung mga kasama ko dun, diba? Tapos may kalahi pa ako. Yung pala, may madatnan din pala ako. Doon sa pinagbigyan sa akin, no, para lang akong binigay lang ng siyempre. Pag kasi dito kasi para kang binili kanila kasi, mga lalabs, yun ba? Binili kanila sa kung saan kanila kinuha na office din, na ba ganun, na agency. So ayun. Binigay ako nung matanda sa apo niya, pagbigyan niya sa akin doon sa apo niya. Ayun. Doon na ako nakatira sa kanila hanggang sa siyempre. Yung pala, mayroon din pala akong kasama doon. Ilan kami? 5, mga lalabs. Pero yung bahay, ang laki, mga lalabs. Sobrang laki ng bahay. Up and down, guys. Ang lawak ng hardin, mga lalabs. Oo, ang laki ng bahay. Pero ang ganda sa labas, mga lalabs. Oo, alam niyo ba, guys? Ang daming flowers. Siyempre, that time nung medyo malamig-lamig eh. Mainit at malamig. Parang ganun. Summer ba nung dumating ako? Parang summer, guys, kasi July yata yan. August. August, summer yun, mga lalabs pala. Summer. Oo, mag-September nung nalipat ako dun sa dun sa apo ng yung naging si ni mama. Yung naging amo ko na. Tapos na, yung na matulala ka, mga lalabs, ha? Matulala ka. Pero guys, ganito rin yung buhok ko noon that time. Ganito rin kahaba, no? Pero maiksi lang ng konti. Humaba yung buhok ko sa 3 years doon na nung nandun ako sa kanila. 3 years doon, nagtatrabaho. Alam mo ba, yung buhok ko umabot dito sa may tuhod. Dito, mga lalabs. Sa 3 years lang, ha, guys. Isang beses ko lang naputulan yun, eh. Umabot dito sa may tuhod yung buhok ko, lalabs. Pero tapos ang kinis-kinis ng mga ko. Siyempre, di ka nakakalabas dun eh. Nakakalabas lang kami once a month, ganun. Tapos kasama ang driver, maneho. Ihatid kami dito sa Mega Mall. Oh, kasi dito din yun, sardya din yun ng mga lalabs eh. Noong nagtatrabaho ako, alam niyo guys, anong ginawa sa akin, mga lalabs, ang kwento dyan? Ay ginawa akong ginawa nila akong tagaluto sa kusina, mga lalabs. Oo, ginawa nila akong tagaluto sa kusina. So, tagaluto, no? Tagaluto ba? Siyempre, anong alam ko dyan sa mga lutong food Arabic, diba? Anong alam ko doon? Di nagkataon, mga lalabs. Ayan. Siyempre, kasi kahit nun sa Pilipinas man ako, mga lalabs, basta makita ko lang yung niluluto, mga lalabs, ay alam ko na kung paano gawin, ganyan. Nasa utak ko na, or ewan, basta nasa isip ko na yun.
Tapos nung time na yun, natuto ako maggawa ng yung sinasabi nilang patayr, yung tinapay na may laman sa loob, cheese. Tapos ikaw pa nag-aano nung nagmamasa nung harina nun, mga lalabs, ikaw pa nung, aray. Ikaw pa nagpapaalsa nun, mga lalabs, yun. Patayr, maliliit na pizza, oo mga lalabs, yun. Kung paano gumawa ng sauce, mga, pero wala pang YouTube ako nun, guys, wala, kahit Facebook, mga lalabs, wala. Wala pa that time, mga lalabs, wala. Di nga ako marunong mag-computer noon eh. Pero, hindi nga ako nakakahawak ng computer that time. Di pa namuuso kasi masyado that time yun eh. No? Sa 2005 na yun. Walang Facebook pa noon eh. Di ko alam kung anong meron that time. Friendster ba? Kasi noon napunta ako sa Europe, Friendster mga lalabs at saka yahoo.com. Pero nagsisimula na yun mga ano na yun, mga gano'n. Mga gadget nun. Marami ng cellphone na may mga ano. Pwede na mag-video call, ganun. Sa cellphone niya tayo nun. Bumili ako ng cellphone nun lumabas kami. Kasi tuwing Ramadan kasi mga lalabs yun. Binibigyan kami ni mama. Ang nagbibigyan sa amin, yung pinanggalingan ko nun that time. Yung first na naging yun ang amo ko. Sino nagbibigyan ng sahod namin? Yung pa rin. Sino nagbibigay ng hadiya namin, yung kumbaga tip namin, every Ramadan kasi may tip kami mga lalabs, 1,000 doon kay mama, iba pa yung doon sa mga iba't ibang apo niya, tsaka mga anak niya, oo, ganun, kaya ang dami ko na uiipon pag Ramadan, diba, ang sarap ng buhay, tapos nung binigyan din ako ni mama, na, nung ano din, hadiya niya sa akin sa Ramadan, pinili, nung Eid, binili ko kaya ng gold yun, ng necklace yun, ang bigat nung gold na yun 9 point something and 7 point something na gram. Binili ko na gold nung tatay. Tapos ayun, hindi nila alam, bumili ako ng cellphone mga lalabs, kwento ko yun sa inyo mga lalabs. Ayaw kasi kami payagan, no? Ayaw kami pinapayagan na magsi-cellphone, di ba? Eh siyempre ito ako, siyempre ako ang pinakabata dun, ako ang pinaka nagpasaway, no? Sabi, kasi nakikita ko dun sa mga kaibigan nung amo namin, ay mayroong mga cellphone, diba, no? Tapos, ito, dito, napupunta kami sa Mega Mall, naglalaro yung mga bata dyan, no? Di kaya dyan sa Sahara Center, ganon. Oo, mga lalabs. Kahit nasa bahay ako nung that time, nagtrabaho mga lalabs, nakakalabas kami. Pag meron kaming gustong every month yan, pinapasamahan kami sa maneho, ihatid kami ng maneho sa dyan sa mga mall, saka kami susunduin, pag uuwi na kami, tatawag lang kami. Ganun lang yun mga lalabs. Hindi ko naranasan yun, marami kasi dito na marami hindi pinapalabas, ganun, ganyan. Dati kasi sobrang stricto din dati. So ngayon, ngayon kasi inano na yun na pwede ka nang lumabas, may day off ka na. Pero yung iba hanggang ngayon, yung iba wala pa rin off mga lalabs. Oo. Pero ngayon ay meron ng off yung iba, pero yung iba wala. So hindi kagaya kasi pag sa labas ka. Pero lalab, sabi nila pag sa loob ka daw nagtitrabaho, makakaipon ka kasi pre lahat, pati bahay. Tama nga naman yung pre lahat. Pero kung gastador ka din, paano ka makaipon? Di rin, no, mga lalabs, hindi rin. Hindi doon ang sukatan. Sa 3 years na yung mga lalabs, nabili ko lang isang tatlong luti lang mga lalabs. Sa 3 taon na yun. Oo, mga lalabs. Oo, yun lang. Wala ako na, hindi ako nakapundar ng iba. Walang ano, ganun. Sa 3 taon na yung mga lalabs, luti lang yung napundar ko doon mga lalabs, luti 3. Ngayon 2 na lang natira kasi binenta ni tatay yung isa sa kuya ko. So inishare ko na yun kasi siyempre kuya ko naman mga lalabs. So kahit mura lang yung hindi naman sa mura, pero basta yun na yun. Tapos ang that time kasi yun, nung binili ko kasi luti na yun, mura pa nun mga lalabs. So pagka bilis ng panahon, di ba mga lalabs, bumakasyon na nga mo ko papuntang India mga lalabs, sa India country, no, gusto nila ako isama. So ang nangyari, hindi ako inaproban, hindi ako nakapunta doon, hindi ako nakapunta sa India. So sabi, sige, doon ka na lang sa Germany. O ayan, nung papunta sila ng Germany mga lalabs, sabi, sasama ako. Ayun, yung ano ko, papers ko, di natapos, di na naman ako nakasama.
Sabi nila, next year, pupunta tayo sa ano, London, mga lalabs. Ayan na, mga lalabs. Oh. Kasi nakatapos na ako ng 2 years. Umano na naman, oh, nag 3 years na ako, mga lalabs, sa kanila. Mm-mm. So, ang routine namin doon, mga lalabs, kwento muna natin, saka na yung Europa, no? Ang routine namin doon, mga lalabs, ay about sa tawag doon. Ang routine namin doon, about sa pagtulog ba? May sarili kaming kwarto, mga lalabs, doon, ha? May bed kami, may aircon, may kusina din. Tagaluto namin doon, Indonesia, mga lalabs. Mm-hmm. Tapos, yung nagaluto namin, dalawa kasi Indonesia, tatlo kaming Pilipino. So, lima kami, mga lalabs. So, ang saya-saya. Pareho ko pa naman, kababayan lahat. Eh. Maginda nun lahat kami tatlo. Pero yung dalawa, mag-Indonesia din sila, mga lalabs. So, ang routine namin doon, pag alas 10 na, amo kasi namin, minsan nasa labas, minsan alas 11, pendarat. Ang ayoko doon, mga lalabs. So, naghihintay ka doon sa may, ano, may, sa may entrance. Di naman doon mismo sa gate, doon sa may entrance lang, may upuan doon, hanggang sa nakakatulog ako doon, mga lalabs, lalo na pag malamig ang panahon. Pero pag mainit ang panahon, ayoko talaga tumambay doon. Ang ginagawa ko, doon na lang ako sa kwarto namin. Kaya minsan kasi gusto niya lagi siya inaabangan doon sa ano, di ba pa importante, di ba, mga lalabs. O sa iba, kung nararanasan yung mga gano'n, ako naranasan ko yung gano'n, mga lalabs. Pero sa trabaho, hindi naman. Kasi yun nga, sabi ko na ginawa nila kong tagaluto, ayun. Ang inaano ko lang, breakfast ng mga chikiting nila, kasi yung chikiting ni amo namin, ni madam, ay ano lang, breakfast nila, mga, yung gumagawa ako ng sinasabi nilang balalit, kabis, oo, natutunan ko yung mga lalabs, gumawa ko paano magawa niya mga lalabs breakfast, o di kaya gagawa ko ng patay, yung sinasabi nilang patay, o di kaya pizza, ganun, mga lalabs. Oh, tapos pakulo ng milk, ilagay sa thermos na para hindi lumamig, para kung yung mga bata gusto nila mainit-init na milk, may mainit. Gusto man nila malamig, itabi mo na rin dun sa lamesa, ganun. Yun ang routine ko, araw-araw, mga labs, pati lunch, ang ganun din ang lunch, guys. Ah, mga labs, alam mo ba, kasi ma-arty yun eh, amo ko eh, sobra siyang ano, maano sa gusto niya, parang set up ng nasa hotel, no? Oh, edi natuto rin ako sa mga ganun mga bagay, mga lalabs. Nakikita ko lang sa mga TV, ginagawa ko doon, mga lalabs. Oh. Edi yung pag nag-set up ako ng dining nila kayo na. Kasi pag chef ka, pag ikaw ang tagaluto, ikaw rin ang set up ng ano doon. Walang tutulong sa'yo. Pero after noon siguro, may nakasama ako din sa kusina. Pero siyempre, mas matanda kasi sa akin. So, mas malakas ako na kumilos. Medyo mabagal kasi yung kasama ko sa kusina eh. Tapos yung that time na yun, lahat araw-araw yung mga lalabs, o di kaya every two days yan, nagsusulat ako ng ano, para akong, ano no, para akong nag-aaral din no. Susulat ako niyan, sinusulat ko yung, tawag doon, sinusulat ko yung bibilihin sa ano, grocery or sa mga kung ano yung ulam na gusto, para iano sa every 2 days kasi yun, nagpapabili ang amo ko, lalo yung mga gulay, lalo ayun yung ano, ayun yung talaga na hindi fresh, mga malalabs, every 2 days yan. Minsan nga gusto niya araw-araw, may araw-araw niya papuntahin yung maneho sa ano, paling sa Jamia, yung Jamia tawag dito, grocery yun, Jamia yun, yung dumbanda, basta di ko alam, kumatandaan kung saan banda yun, mga lalabs, dito. Parang banda sa Al-Nauf o Al-Karain. Parang dyan banda yata, mga lalabs, yun. Malapit sa airport ng Sharjah, mga lalabs. So, ayun, mga lalabs. Tapos, ang nangyari yan, mga lalabs. Yung sinasabi kong routine ng pagtulog sa gabi. Ang amo kasi namin, gusto niya doon kami matulog sa malaking bahay. Pero saan kami nakatulog? Doon, sa malapit sa kwarto nila. Doon. Paglabas nila, kami ang malabasan doon na nakailata lahat ng higaan namin, mga lalabs. Oo, ganun. Pero pag nandun kasi yung dati yung si sir, yung si asawa niya. Dating kasi hindi pa sila ano, hindi sila hiwalay, kasi nagkahiwalay sila. After 2 years yata ako doon, nagkahiwalay sila eh. Ganun talaga, no? Ganun talaga ang buhay. May mga anak sila pero naghiwalay pa rin sila. Siguro, bawat isa, kasi
ganun din yung si asa, siguro kasi gusto siguro mag-asawa ni amo ko eh yung sister ay ayaw payagan ni ano ni yung si asawa niya kaya ayun nagkahiwalay sa ito yung kinasal yung lalaki una and next naman yung babae pero hindi pa sila nung umalis ako sa kanila hindi pa si hindi pa lang kapag-asawa pero dinadala na yung mga lalaki dinadala niya yung ano niya doon yung ano alam niyo na yung guys nakikita ko mga lalaps kasi ako pa nagpa-prepare tapos nakatroll yung pagkain na gusto niya naka-set up ng maayos pati yung napkin napkin na tissue ba mga lalaps ba yung pati yung kasi yung trolley nila makin parang gold mga lalaps yung trolley nila na lagayan ng pagkain mga lalaps ganun i-set up ko yun tapos ganito ganyan doon sila sa sala di ko man nakikita kung sino yung umaano sabi niya parating doon si ano ganito ganyan sabi ko ah okay tapos sabi niya isarawan doon mo yung mga kurtina ha? Sasarado yung mga kurtina so it means alam niyo yun guys so ayun sabi tapos sabi niya yun dyan mo lang sa front of door yan sabi niya yun kasi malapit dun sa dining eh, dining area sabi niya yung ano na yan dyan mo na lang sabi niya sa front door kunin ko na lang sabi niya ilagay mo sabi ko sige madam okay. Sabi niya gandahan mo pagtimpla ng cup ng tea niya gahuan niya sabi ko lahat na lang tinitipla tapos yung prutas gagayatin ko ng mga style style ba ganun mga lalabs kaya nahasa din ako mga pero malaking bagay yung guys yung nagkapagtrabaho ko sa ganun family na kasi imagine mo guys no sa murang edad ko na yun sa murang edad ko na yung lalaps ay nakaano ako ng ganun no nakatrabaho ako ng ganun no o diba lakas ng kumbaga sa ano ba yung tawag doon sa ano ba yung kanina na sinasabi ko na malakas ang loob ayun yun malakas kasi yung loob ko dati that time saka matapang ako eh di ko lang alam kung kailan ako may asawa ngayon at kung kailan naman nun parang nanghina ba ako mga lalabs no? Di ko alam kasi noon that time na bata-bata pa ako teenager pa ako siyempre ngayon din ako teenager mga lalabs no? 30 plus na mga lalabs oh. So ayun mga labs ay siyempre yun time na yun hindi ka pa na 20 no? Teenager ka pa nga di ba? Sobrang lakas ng loob ko hanggang napunta ako nung sabi niya papunta kami ng Europe so ayun sabi daw London kami lalapag di naman pala sa London na lapag nasaan? Sa Switzerland mga lalabs Switzerland oh di ba? Sa Switzerland na lapag 3 ano yun eh, August yun mga lalabs August o July oh, August yata, July July para, July 14 so sa July 14 so August 14 yun din ang uwi kasi saktong 1 month so ang nangyari mga lalabs, edi first time ko sumakay ng kasi nung pumunta ako dito, hindi naman Emirates Airline yung sinagyan ko, di ko alam kung Gulf Air ba o ano, parang Gulf Air yata Iwan Gold. Pero hindi basta, hindi ko alam kung anong yun pero nakasakay ko ng yun nga, pumunta kami ng Switzerland that time. Lumapag kami sa Zurich ng Zurich Airport mga lalabs ay 14 yun. Punta kami ng first time ko napunta sa Switzerland. At ayun guys, so ang doon kami nag-check-in sa Alden Hotel sa Switzerland. So after noon nasa Alden Hotel kami, lumipat kami sa Bodulak na hotel din mga lalab. So araw-araw nagpupunta kami sa kung saan-saan, naglilibot-libot. Kung saan-saan, pumunta kami doon sa mayroong parang zip line, yung ganun mga lalabs, basta yun. Sumakay doon. Pumunta kami sa paggawaan ng cheese. Yung cheese mga lalabs, ang sarap niya na yung gumagawa, yung factory ng chips, cheese mga lalabs sa Switzerland, pinuntahan namin. Tapos yung, mayroong pa mga lalabs na pinuntahan namin, yung mga dinosaur, mga ano, buto-buto ng dinosaur doon. Pero parang nakatayo din siya, pero hindi siya, mga skeleton lang siya mga lalabs, o yun. Puntahan din namin yung mga lalabs. So, may pinuntahan din kami na parang mataas na bundok mga lalabs.
Pero nakikita mo lang yun sa baba, pero ang ganda ng view. Tapos may nakita ka mga baka doon. Mga baka doon, mga lalabs na. Ang healthy na mga baka doon, mga lalabs. Tapos meron din na pinuntahan din namin yung chocolate, mga lalabs. Oo. Factory ng chocolate, mga lalabs. Namangha na naman ang mata ko ng lalabs sa chocolate. Kasi alam mo na, pinuntahan din namin yung ano ng chocolate, mga lalabs. Ito sarap. Yung Hindi ko kasi nakikita, hindi ko matandaan eh. Toblerone, mga lalabs. Naku po! Matawa na lang kayo dito, mga lalabs. Sa pinagsasabi ko, mga lalabs. So, ayun. Puntahan namin yun. Ano pa na puntahan namin? May puntahan pa kami, nakalimutan ang hotel doon. Anong ganda-ganda na hotel. Doon ako binigyan ni Mama Mariam ng ano. Binigyan ako ni Mama Mariam doon ng magkano mo? 500, mga lalabs. Swiss franc. Oh, magkano palit niya natin sa atin? Nasa 30,000 na, mga lalabs, yun. 500 Swiss franc binigay sa akin, mga lalabs, ni Mama. Tapos yung amo ko, sabi niya, gusto mo bumili ng kung ano dyan? Binigyan ako ng 100 Swiss franc, Mama, mga lalabs. Oo, ganun, binigyan ako. Pero alam mo ba yung tuwing ano, ang binabayaran niya doon, hindi ko magkano, ang mahal ng bayad niya, mga lalabs, doon sa ano na yun. Hindi ko ilang araw ba yung nagbabayad dyan na mahigit 3,000 na para lang sa sasakyan doon na, kasi hinahatid sundo kami. Tinutur kasi kami, mga lalabs, lalo nung pumunta kami sa cheese. Ang dapat na pupuntahan namin ay sa yung sa ano, paggawaan ng yung sa tubig na Evian. Kaso hindi kami natuloy yung that time eh. Pero pumunta kami sa Loser, mga lalabs. Tapos alam nyo ba, doon pa ako nakasakay ng kalihisa, mga lalabs. Imbis na meron din sa Pilipinas, di ba? Sa Luneta, sa atin, di ba? Merong kalihisa. Doon din meron, mga lalabs. Alam mo ba, doon lang ako nakasakay? Imbis sa Pilipinas, never ako nakasakay, mga lalabs, ng kabayo, no? Sa doon pa ako nakasakay na may kalisa doon. 'Di ba sa diyan sa ano, sa Rojas Boulevard sa atin, sa ano, sa Meloneta, meron ganun mga kalisa, 'di ba, mga lalabs? Oo, meron. Doon meron din, mga lalabs. Doon pa ako nakasakay, sabi ko, dito pa ako sa ibang bansa nakasakay ng ganito. So ayan, meron pa kami pinuntahan, mga lalabs, na ibang lugar pa. Dami man kami pinuntahan, mga lalabs. May pinuntahan kami lugar doon ah, pero wala akong remembrance na mga photo na yung kung saan yung pinuntahan namin that time. Dito na yung kwento na yung mga lalabs. Pumunta kami sa Interlac. Umuulan pa naman. Eh doon eh, makita yung mga bundok-bundok doon. May mga ice ba? Oo, Switzerland eh. Malamig kasi noon that time nung lumalamig na yun doon that time nung pumunta kami. Eh, hindi pa kasi August, July eh. Hindi pa siya malamig yun. Pero naka-jacket din kami minsan kasi malamig din, mga lalabs. Pero ang lubog ng araw sa your country po nasa alas 9:30, mga ganyan. Kaya hirap na kung, mga labs, nagpa-fasting ako doon. Alam niyo kung bakit nung magpa-fasting ako doon, mga lalabs? Siyempre, di ba pag nagpa-fasting ka, hintayin mo yung lubog ng araw, di ba? Oh. Eh di doon lumulubog eh. Sa anong oras lumulubog? Halos alas 10 na ng gabi. Oh, wala kasi masyadong gabi doon eh. Mas mahabang araw kaysa sa ano. Pero yung oras, ganun pa rin. Yung ikot ng oras, mga lalabs. Di ba? Tapos ang bilis din mag-umaga. Oh, di ba pag naggabi na. Pero ang gabi doon, hindi masyado madilim. Parang dito rin, hindi masyado madilim. Tingnan mo dito, mga lalabs. No? Same yung ano, hindi madilim, di ba? Di kagaya sa Mindanao, no? Pag walang ilaw. Ay naku, sobrang dilim sa atin sa Mindanao. Naku po! Tapos makikita mo mga bituin. Dito, oh, makita mo lang yung bituin. Isa, oh. Di kagaya sa atin, daming bituin, di ba? Sa Pilipinas. Lalo na sa Mindanao. Naku po! Mindanao, ang dilim doon. Kahit kapain mo yung mga tao, di mo makita eh.
kaya kakapain mo na lang, di ba? Sa bansa kasi natin, eh sa bansa, sa iba't ibang bansa kasi iba't iba din ang ano no. Kagaya doon, yung gabi doon mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Kasi yung sinasabi nila doon na Zurich Sea, hindi yun si mga lalabs, tabang na ano yun, wala kasing dagat sa Europe, eh. Walang dagat mga lalabs. Normal na tubig yun, tabang. Pero ang linis mga lalabs, yung masasabi mo sa lugar na yun ay napakalinis. Kasi yung tubig nila mga lalabs, yung may mga gripo doon sa mga park, doon sa mga park doon, kasi bawat park doon may mga may inuman doon eh, may nakaano yung tumutulong tubig, pero yun ay malinis mga lalabs. 100% na napakalinis ng tubig ng Switzerland. Kahit yanoon nyo pa yan mga lalabs sa Google. Mga lalabs. Pinakamalinis ang tubig sa Switzerland mga lalabs. Oo, sobra. Tapos meron din doon na yung sa mga baka. Yung sa farm ng baka. Tapos may parang ranso ba. Tapos yung baka doon. Meron silang machine doon at nilalagay sa may highway. May gatas na fresh mga lalabs. Grabe kasarap mga lalabs. Kaya ako nakatikman yung gano'n na yung kasi nagbibiyahe kami. Kasi minsan sinusundo ako ni Kuya doon sa pinagtatrabahuan ko si Kuya. Yung pinagtatrabahuan ko nung nasa Zurich ako mga lalabs, no? Sisunduin ako ni Kuya papunta Glattfelden. Sa Glattfelden na yun, madadaanan mo yung airport ng Zurich. Sa Glattfelden na yun, yun ang lugar na masasabi kong sobra din ang ganda. Grabe talaga mga lalabs yung ganda ng Switzerland, no? Mga lalabs. Kaya, tapos nung napunta ako doon sa kila Kuya, tapos yun, dumaan kami sa may ano nga, ang daming baka, no? Tapos yung mga baka na pala na yun, may mga press na milk yun. Pero nilagay na doon sa may machine doon. Ala, sa 1 Swiss franc lang, puno na yung isang bote. Yung bote na malaki, di yung 1 liter, mga lalabs. 1 Swiss franc lang yung price noon. Di ko alam ngayon. Kasi siyempre, ang tagal ko na nawala doon. 2008 ba naman ako pumunta doon mga lalabs mo? 2008 hanggang ano, umuwi ako noong 2000. So, 15 years na din ako mga lalabs doon. Eh, 15. 5 years. 5 years ako na natili sa Switzerland mga lalabs. So, ang sarap doon. Pero, ganun talaga, sabi nga nila, sabi nila, yung iba sabi wala daw forever. Hindi ako naniniwala mga lalabs na walang forever. May forever pero nasa sayo yung sa paniniwala mo o hindi. Di ba mga lalabs? May forever no? Bakit? Like nung mga ano na to. Pero sabi ka siyempre, si mama at si dad, ay wag na natin ikwento yung mga lalabs. So, ayun. So, yun yung kwento ko sa about sa yung nasa Switzerland naman. Tapos may lugar doon na napuntahan ko lalabs. Pero, nung kasi pauwi na yung sila madam dito, hindi na ako sumama sa kanila. Naiwan ako doon. Tapos mga lalabs, sa Zurich, tumira ako sa Zurich. Halos 4 years ako sa Zurich mga lalabs. Ha? Umalis naman ako sa Zurich City. Malapit kami sa Zurich City. Sumasakay lang kami ng tram mga lalabs. Napunta naman ako sa Geneva mga lalabs. Ayan na, doon na gumulo ang mundo ko sa Geneva. Oo, marami ako nakilala doon mga lalabs. Sobrang bait nila mga lalabs. Oo. Sobrang ano nila. Marami sa ano, pero pag kasi yung ano, wag na natin yan yun, ikwento no. Pero isa doon sa Geneva, mas tumaas naman yung kinikita ko doon mga lalabs sa Zurich. Ay sa Geneva. Mataas ang ano doon eh, kinikita mo. Kasi alam mo ba, alam nyo ba guys na yung kahit ang caretaker ka lang ng mga ano ng dog doon, sobrang mahal din ang sahod mga lalabs, lalo na pag ang baby ang inaalagaan nyo doon. O lalo na pag per hour ang pinag-uusapan, o di ba? Kaya yung mga napupunta doon, yung mayaman sa Pilipinas, hindi nyo ba alam guys, kaya naipundar ko naman noon mga lalabs doon.
una sa during na nasa, siyempre yung luti na yun, dito ko na yun nabili. Hindi ko to sinasabi dahil minamataas ko yung ano, hindi mga lalabs, tinataas ko yung sarili, hindi po. Gusto ko lang ma-inspire yung mga karamihan na pwede tayong mangarap hanggang sa gusto natin mangarap. Libre lang tayo mangarap mga lalabs. So, ang na-point ko din kasi doon mga lalabs, nung that time na, siyempre nabili ko na yung luti nung nandito ako sa Sarja noon, nung 2007-8, ganun. So, nung napunta ako doon 2008 din sa Europe. So, nung nasa Europe naman ako guys, sa 4 years na yun guys, nakapagawa ako ng bahay lalabs. Tapos, ang nakapagawa ko ng halos umabot nga yung napagawa ko. Hindi man siya nag-isang million, pero hindi siya nag-isang million yung napagawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa siya masyado maayos, mga lalabs. Tagal na, no? Hindi pa rin siya maayos yung ano. Kasi pinagawa ko yung bahay na yun. Hindi ko alam ko, 2010 yata yung mga lalabs. So, tagal na, diba? Pero bago-bago pa rin tingnan yung bahay ko ngayon. Kasi hindi pa rin siya napinturahan, mga lalabs. Pero katas ng Switzerland yung mga lalabs. Yung luti naman katas ng UAE, ng Middle East. Pero yung bahay na pinagawa ko, kasi yun yung time na nangarap ako noon. Nung nangarap ako nung bata ako mga lalabs. Kasi yun ang sabi ko, pag may nadadaanan ako, sabi ko nga, di ba, back to no, number one tayo noon. Nung kwento ko na sabi ko, nangarap ako na, yun nga, punta kami kasang bahay, tapos sabi ko sa ate ko, may nadaanan kami ng bahay ko, hindi ko kasi nasama to sa kwento mga lalabs, so ibalik natin, sabi ko sa ate ko, may nadaanan kami magandang bahay, sabi ko sa ate ko, alam mo ba ganyan ang pangarap ko na bahay, sabi ko, tapos may ano, may garahian, sabi yun ang gusto, so sabi ng ate ko, oo ganyan din ang pangarap, sabi, ginaya naman ako ng ate ko, no, di ba walang sariling pangarap, yun, so ako yung ano, sabi ko ganun. Pero talaga, tapos sabi ko, gusto ko sabi ko, doon ako sa ibang bansa na lugar na may ice. Oo, ganyan. O, diba? Para, yung para siguro, dininig yung pangarap ko na yan. Siguro, dininig na nasa taas. Na, ano. Kaya, siguro, napunta din ako sa ganung lugar na, kumbaga, kaya hindi man natin kinukonfer sa paraiso, no? Pero, sa totoo lang, malalabs, kahit sino mag-comment man dito, mga lalabs, kung sino yung nasa Switzerland, sige nga, di ba, malaparaisong lugar yan, di ba, mga lalabs, no, marami din akong kawaiti, mga lalabs, dito sa YT, na taga Switzerland, isa na din si Pinay Hiker in Switzerland, so, yan, nasa Switzerland din yung mga lalabs, so, alam, makikita niyo sa, ano niya, na sobrang ganda talaga ng lugar na yan, so, oh, dun na tayo sa, nung sabi ko nga, nakapundar ako ng bahay, dahil dyan, noon nasa Switzerland ako mga lalabs. Kasi bawat buwan ay nagpapadala ako noon na, hindi naman sa buwan. Pero isang buwan ko noon ay umaabot, pumapatak ng ano, diba, ipapadala ko ng 60,000. Diba, 60,000 mga lalabs. So, paano hindi ka makagawa ng bahay? Siyempre, dalaga ko that time mga lalabs, ha, noon nasa Zurich ako ha. Dalaga ko noon that time mga lalabs. Walang jowa sa doon sa Zurich, hindi ako napatsyowa sa Zurich mga lalabs eh. So nagpagawa kami ng bahay hanggang sa lahat sinisent nila yan sa akin, kasi that time nung nagpagawa ko ng bahay mga lalabs, may Friendster na, may Facebook na, so nung natanggal yung Friendster mga lalabs, pinalitan ni Facebook. Oo mga lalabs, o yun so that time yung bumili ako ng laptop. Ang maalala ko, ang laptop ko nung Acer eh. Oh, alam nyo mga lalabs, wala akong kaalam-alam sa mga ganyan laptop mga lalabs. Pero siguro dahil din sa pinursige ko, siyempre hindi naman ako umano eh, hindi naman ako nag-aral ng computer, di ba? Hindi naman yung ano na inaral ko computer, di ba? So natuto ako dahil doon, bumili ako ng sarili kong laptop mga lalabs. Oh. Magkano bili ko noon? Halos 1,000, no? Halos 1,000 Swiss franc. Magkano palitan sa atin ng Swiss franc ngayon? Nasa 55 yata, 55 pesos ang isang 1 Swiss franc. O 56 yata? Parang ganun, 56 yata, oh. 56 mga lalabs, oh, 'di ba? Sobrang taas. 56 ba? Oo yata, 56 gani.
ay mamaya i-uncheck ko para baka nagkamali ako. Parang ganun yung pagkaano ko ngayon eh. Sinek ko kasi eh. Tapos yung mga lalabs ay bumili pa akong sarili kong line, no? Ang tinatawag nila doon Sunrise. Sasaksak mo lang yun doon sa may parang ano, USB lang siya eh. Tapos may SIM card yun mga lalabs. So kahit saan ako, kahit dali mo yung laptop ko, kahit nasa park ako, kahit may wifi ako. Oo, may connection ako lalabs. Pero, ayun. Ganun talaga. Tapos, ayun. Hindi lang bahay yung naiano ko dun mga lalabs. Nagpapaaral din ako ng kapatid that time. Yung sister ko, pangalawa sa, may kapagitan kami isa, tapos yung pangalawa siya. Yun, pinaaral ko din. Tatlo kong sister, pinapaaral ko yan. Yung dalawa, high school. Nung high school na yung isa, elementary yung dalawa. Tapos, nung nagka-high school naman yung, nagka-college na yung isa, high school naman yung isa. Pero yung isa, ayun, hindi tinupad ang ano. Nag-asawa agad yung sumunod sa akin, ha. Inunahan ako, mga lalabs. So, ngayon, naipundar na niya ngayon. Alhamdulillah, mga lalabs, kasi ang naipundar niya, lima lang naman ang anak, no? Lima mga lalabs. Eh ako naman kasi mga lalabs. Nung nagkaasawa ko mga lalabs. Wag na natin yung kwento. Pass na yun mga lalabs. Hindi na natin. Ang ano natin ngayon, yung dito asawa ko dito. Yung naging asawa ko dito mga lalabs. Dito sa ano. Bakit kaya? Di kaya pwede yan, alam niya na mayroong ano talaga dito oh. Tapos yung tawag doon, yung dito yung ayoko kasi kuwento yung anak namin, huwag na mga lalabs, no? Tapos yun sinasabi ko nga yung pero alam niyo ba kung pumili tayo ng mapagkatiwalaan natin, kasi alam niyo itong mapapayo ko sa inyo mga lalabs, mahirap kasi pagkatiwala ang pera, lalo na kahit ano, kasi pinagkatiwalaan ko, alam nyo ba kung sino pinagkatiwalaan ko? Hindi si nanay, hindi si tatay. Kasi alam ko si tatay, gastador mga lalabs. Kung diyan, sa kanya ko pinaano yun, walang makatayo na kahit isang poste ng bahay mga lalabs, kung si tatay lang. Hindi sa, wala akong sa tiwala sa kay tatay, pero kasi kilala ko ang tatay eh, mga lalabs. Kaya ang ginawa ko sino para lumago yung, para matupad ko yung pangarap ko, dream house ko mga lalabs, ang tito ko. Ang tito ko na para ko din tatay. Kasi nung malapit na ako, nakatira din ako that time nung medyo pumunta kasi sa, mahilig kasi ako sa sitting tirahan eh, ganun ako eh. Hindi naman sa abisyosa, pero mahilig talaga. Ayoko kasi sa baryo kasi diba ako kasi Kayumangge, no? Yung balat ko. So ayoko kasi talaga yung doon sa amin, sa baryo namin, sobrang nakakaitim, no? Sobra, oo! Talaga maitim kasi ako, black talaga ako. Yung skin ko talaga, Kayumangge, ganun. Tapos yung that time noon, nasa Switzerland ako mga lalabs. Ang pinagkatiwalaan ko ng pera ko noon ay yung tito ko na kapatid ni nanay. Oo. Hanggang sa doon ko hinuhulog lahat ng pera ko sa passbook niya mga lalabs. Dumaan doon sa passbook niya lalabs lahat. Meron din doon sa isang auntie ko, kapatid ni nanay. Ang dumaan lang naman doon eh, konti lang naman yun guys. Nasa ano lang yun eh. Hindi ko to sinasabi dahil pinagmamataas ko. Hindi mga lalabs. Gusto ko kayo ma-expire na ano. At gusto ko pag nagtiwala kayo yun sa taong mapagkatiwalaan. Oo. Kasi marami din mga lalabs na pinagkatiwala din sa magulang yung ibang ano, no? Kasi may magulang din kasi gastador, meron din naman na kahit hindi magulang, maggastador din, no? Pero yung tito ko 100% na lahat ng sinabi ko ay nakuha ko mga nabili niya kung ano yung materials na ipabili ko dun sa bahay mga lalabs. Binili niya lahat mga lalabs. Kaya napatayo yung bahay ko. Diba kasi sabi ko, pangarap ko na up and down. Kaya nga sabi ko, alam mo ba anong year,
anong taon ako nun siguro nagpatayo ko ng bahay? Siguro 19 years old ako ng mga lalabs. No, 19 years old, nakapagpatayo na ako ng bahay, mga lalabs. Sarili kong pundar, sa wala akong hiningi doon na sarili kong pawis. Dahil yun sa sipag at tiyaga ko, mga lalabs. Dahil doon sa nung nasa Europe ako. Kasi siyempre, nga sabi nga nila, kasi sa Europe, mahalang sa sahurin mo doon. Alam niyo mga lalabs, para sabihin ko sa inyo, family ang pinagtrabahuhan ko sa Europe country. Family, mga lalabs. Pero ang family na yun na malaking bagay sa akin ay hindi ko makakalimutan yung mga family na yun na naging daan na makuha ko yung pangarap ko sa buhay. Oo mga lalabs. Kasi yung sinasahod ko sa kanila, mga lalabs, nasa more than halos magsi 70,000 buwan-buwan. Imagine nyo mga guys, ganun. Oh, di ba? Oh. Magkano ang nag-uopisina sa atin ngayon? Magkano ang sahod? Oh. Kasi sa atin, sa ibang bansa kasi, ibang bansa kasi yun eh, Europe country yun eh, mataas ang dun eh. Mag-alaga ka lang ng bata dun ay apat na oras may 100 ka na eh. Magkano na yun sa Pilipinas? Nasa 6,000 na mga lalabs. O di ba? Oh. Ganun doon mga lalabs ko. So, kaya siguro, yun, naabot ko rin yung pangarap ko, isa din yun dahil napunta ko sa lugar na malaki ang sahod. Kasi kung dito ko lang yun, dito lang mga lalabs, tingnan nyo mga lalabs, dito ako, isang taon na ako dito, mag-asawa na kami dito ha, kasama kong asawa ko, pero may nabili ba ako na naipundar ko? Wala pa. Isang taon ako mga lalabs, wala pa ako naipundar. Alam nyo ba sa nauubos ang aming kinikita? Bahay, pagkain araw-araw. Yun mga lalabs. O diba? Dito kasi sa UAE, hindi sa inaano ko, kasi dito, maliit ang sahod dito mga lalabs. Pero, yung iba, malaki naman ang sahod. Siyempre, depende kasi yung iba, meron dito malaking sahod, meron maliit. Kagaya kasi namin na hindi naman degree holder mga lalabs, siyempre nasa tamang ano, pero nakapagtrabaho ako sa magandang company ngayon, kaya alhamdulillah kasi magandang company. Kaso lang mababa lang talaga ang sahod mga lalabs, hindi enough na makaipon ako. Pero kahit papaano meron naman laman, kahit papaano, pero di dapat, di ba, kung nasa Europe country ako noon, di dapat nakabili na ako ng mga isang sasakyan, di ba? Eh dito, ano mabibili mo dito? Kaya siguro dito, kailangan more tipid pa. Sa may papayo ko sa mga hindi nagtitipid, kasi tulad ko, hindi naman nagtitipid naman kami mga lalabs. Kaso paano kami? Maano kami sa ulam, laging luto, ganun. Maluto kasi ako ng ulam, sobra. Lalo siyempre, pag may asawa ka, gusto mo, laging gusto mo, masarap kumain, di ba? Lalo na pag may asawa ka, di ba? Priority tayo kasi mga misis na, priority natin yung mga ganun mga bagay na yung tawag doon, yung priority natin yung asawa natin, maganda iluluto natin, ganito ganyan. Pero mga lalabs, para sabihin ko sa inyo, hindi ako perfect maglinis sa bahay ha, sa amin. Mm-mm. Pero doon sa classroom namin, naglilinis ako araw-araw mga lalabs. Nagwawalis ako, nagmamapa ko doon mga lalabs. Oo, sabi ko nga, ano ba tong trabaho natin? Pinasok natin ba ay tagalinis or nag-a-assist lang tayo ng mga estudyante? Sabi ko kanina nga, yun ang sabi ko mga lalabs. Sabi nung isa, sabi ni ate, tumahimik ka dyan, baka marinig ka. Siyempre, bawat sulok doon may camera eh. Ano naman ngayon? Sabi ko, in-applyan natin dito, hindi dito kasi. Pero sa iba kasi na ano, merong tagalinis, eh kami dito, kami ang maglilinis sa room namin eh. Mm-hmm. Dito kasi ang kagandahan din naman dito. Maganda nga, di ka nga pagod masyado, di ba? Kasi dalawa kayong nasa room. May teacher, may assistant. So ako yung assistant, no? Assistant na kung ano yung gagawin niya, pasulatin niya yung mga estudyante namin, tinutulungan ko siya, ganun. Pagpakainin yung estudyante namin sa araw ng lunch nila, sa oras break time nila, tutulungan ko din siya. Pag nagpapakulay siya, tutulungan ko din siya. So, anong mas maraming trabaho?
kami na mga TA, kami na mga assistant. So, ayun, napasok na tayo dito sa UAE, no? Dito naman tayo sa UAE, mga lalabs na ano, no? Pero yun na nga, kinumpir ko nga, ang sahod sa Europe at dito, walang wala dito sa UAE, mga lalabs. Pero, siyempre, nandito na tayo. Pero, ang kagustuhan ko naman dito kasi, mga lalabs, alin yung bakit ako bumalik dito? Kasi nauwi na ako noon that time, 2019, umuwi na ako ng Pilipinas. Kasi pinagbubuntis ko yung anak namin, ng asawa ko, yung kambar namin. Kaya, complicated. Complicated kasi nga, sa, ano, so, yung isa nga fast away na sa ilalim ng tiyan ko, pero yung isa buhay pa siya. So kaya kailangan ko umuwi ng Pilipinas. So dungod last sila pinanganak pareho, kahit meron na kung ano dinadalang, wala nang buhay sa ilalim ng tiyan ko, mga lalabs, umuwi pa rin ako ng Pilipinas. So bumalik lang ako dito last year kasi nandito ang asawa ko. Mahirap kasi na may asawa ka tapos nandun ka sa Pilipinas tapos nandito ang asawa. Alam nyo na kung ano ang kwento dito, kwento doon, kwento dyan, o diba? Alam nyo yun lang, guys, wag na nating ano, pahabain. So, ayun yun, alam nyo na yung mga, guys, alam nyo na yung hulaan kung ano yun. Kung manghuhula kayo, hulaan yung mga lalabs, o, ayan. So, bumalik ako dito last year, so, ayun, pagkadating ko dito, mga lalabs, siyempre, apply agad sa trabaho, mga lalabs, o, siyempre, sa apply ako sa labas. Dito sa trabaho ko, lalabs, marami ako na-applyan, kahit saan, nakaano nga, napasa ko eh. Pumasa pa ako ng requirements ko dun sa may mga hotel dito, pati mga supermarket dito. Pero siguro dito talaga yung destiny ko na mapagtrabaho. Kasi dinasal ko yung mga lalabs, nagdarsal ako. Sabi ko, kung ito talaga yung gusto mo sa akin na trabaho, sige, tatanggapin ko. At yun nga, tinanggap ko. So, ayun nga, yun nga. Nakuha ko nga yung trabaho na yan. Masaya naman, mga lalabs, kaso lang hindi ako nakukontento sa sahod. Ang baba ng sahod, mga lalabs. Pero at least may sahod, no? Kaysa naman humingi ka, no? Kaysa, at saka kagustuhan ko dito, kaya dito gusto ko rin manirahan dito, mga lalabs. Pero kung sa point na papipiliin ako na kung ano yung gusto kong tirahan, kung ano yung gusto kong balikan pa na isang lugar pa, Switzerland, yung mga lalabs. Dahil ang Switzerland ang pinakamaganda na lugar na napuntahan ko. Pinakamaayos ang pakitungo ng tao sa akin doon. Oo. So, mababait ang lahat na nakilala ko doon, mga lalabs. Sobra, wala akong masabi. Lalo na yung, may mga group doon, mga lalabs, na ganito sinalian namin nung nandun pa ako. Sobrang supportive nila. Oo, mga lalabs, kaya hindi kanila pamilya pero tinuring kanilang pamilya. At iyon ay hindi ko makakalimutan, mga lalabs, yung nasa time na nasa Europe ako. Ang tao kasi doon, maraming Pilipino doon, mga lalabs, pero sobra silang napakatulungin nila, mga lalabs, sobra sa nangangailangan ng tulong. Kaya yun yung sabi ko sa iyo, na papipiliin ako na gusto kong balikan na lugar, number one ay Switzerland. Yun lang naman. Kaso lang, mahal kasi daw ang punta sa Switzerland na yun. Siyempre, hindi naman na natin afford na magbakasyon doon. Wala naman tayong income, wala tayong ipon, na lalo na ngayon. Sabi ko sa inyo, nag-one year na ako, wala pa kaming ipon, mag-asawa. Bayad utang, mga lalabs. Noong pumunta naman ako dito, mga labs, talagang sinikap kong pumunta dito. Alam nyo ba, guys, kasi mahirap na mahiwala kayo sa ng asawa mo, lalo na yung may pinagdaanan ka past about sa inyong mga, sa inyong mga anak, di ba? So kaya kailangan makabalik ako dito. Kaya inyon, pinursige ko talaga makabalik dito. Sinabi ko sa kanya, asawa, kukunin mo na ako dito. Kailan mo ako kukunin? Ah, hanggang sa nag-Maynila ako ng surprise sa kanya. Sabi ko, yung binigay mo sa akin ng pera, binili ko ng ticket papuntang Maynila. Gulat siya, mga lalab. So, ayun na yun. Hanggang sa nakapunta ako dito. Siyempre, inasikaso naman nila. At yung pinsan ko, na si kamag-anak ko, na si Monera, ay isa siya sa tumulong din sa akin na... Saka si Dex din, isa din siya sa tumulong sa akin, mga lalabs. So, ayun, sobrang salamat sa kanila. At saka si asawa ko, tapos pumunta sila sa doon sa bilian ng ticket sa ano.
pati yung visa ko, mga lalabs, sila yung bumili sa akin. Binili nila doon sa ano. So, nung nasa airport ako na yan, napaka-excited ko na. Nung last year, malalabs, 2021, August 1. August 2, ang landing ko dito sa Dubai. Sakay ako ng Emirates Airline, mga lalabs. So, muli ko na naman sinakaya ng Emirates Airline to fly. Favorite ko talagang Emirates Airline sakyan. Oo, mas ano ko pa yan sa ano, basta Emirates Airline ako pinakagusto kong sakyan, at saka Dubai and in Emirates Airline, at saka ano, Qatar Airways. Sasarap kasi ng mga pagkain nila, mga pagkain kasi ang inaano ko, mga lalabs eh. At saka yung bait na mga crew nila. Oo, mga lalabs, yung bait na mga crew nila. Mabait ang crew, mabait din ang crew ng Emirates Airline. Sobra. Tsaka dito ka pa lang sa airport, dito ka lang sa Dubai eh. Hindi sa inaano ko, mga lalabs, ha. Kasi umuwi ako that time, nung buntis ako, ha. Ikwento ko sa inyo, mga lalabs. Umuwi ako nung last 2019, ha, mga lalabs. Pag dito sa airport, dito sa Dubai, mga lalabs. Alam nyo ba, ha, mga lalabs, ha. Siyempre, buntis ako, juntis ako niyan, lalabs. Ang laki ng tiyan ko, ha, diba? O, diba? Tapos, sabi nung, doon ka na, hindi ka pwede pumila kasi buntis ka, ikaw ang priority. So, you are the first priority, sabi ganun. Ayun, mga lalabs, pumunta na ako doon. Ako ang unang nagpaano ng ticket, no, mga lalabs, no? Hanggang sa nandun pa rin yung asawa ko, sinamahan pa rin hanggang sa yung over baggage ako, mga lalabs. Kaya sinabi ko sa asawa ko, magdala tayo ng pack kasi yung backpack na yun, sabi ko, dyan natin ilalagay yung gamit na yan, mga lalabs. Sabi ko sa asawa ko, sabi ni, pag hindi ko madala lahat, sabi, kaya yun nga nangyari, natupad. Ganun nga, yung iba kong damit na balik dito sa Sarja. Oh, lalab, saya. Doon pa lang, nasa isip ko, makakabalik pa ako. Alam nyo kung saan ko tiningnan. Dahil doon sa gamit ko, nakabalik dito sa bahay ni asawa ko. Oo. Sabi ko, makakabalik din ako ng UAE. Yun yung tinandaan ko talaga, mga lalabs. That time, so, ayan na, nandun na tayo. Nandun na ako sa Pilipinas, mga lalabs, ha? Sinundo ako ng auntie ko yan, punta ng Makati, kasi si auntie ko nasa sa Makati. Pinsan ni tatay, sinundo niya ako airport, mga lalabs, ha. Pati yung pinsan ko sumundo din, sabi ko ayaw ako doon kasi mainit. Sobrang, ang siyempre galing ka dito, kasi dito siyempre mainit man dito, pero may aircon, di ba? Pero sabi ni auntie may aircon doon sa bahay, kasi grabe kainit ang nararamdaman ko nung umuwi ako ng Pilipinas, mga lalabs. Siyempre buntis ka, pag buntis ka kasi mainit ang pakiramdam, di ba? Tapos nung umuwi ako noon that time, hindi na ako hinatid ni auntie nung papunta na ako ng airport. Diba? Ako lang mag-isa lang kasi yung luggage ko, ipinadortodor ko na. Dinuon ko na sa port yata yun. Sa Manila, doon nagpapadala ng cargo. Isang araw lang dumarating na sa Cotabato. Dalawang maleta yun, dala-dala ko na malaki eh. Tapos yung sabi ko kay auntie, ako na lang pumunta sa airport. Ala, alam niyo guys, sa airport natin, ha. Pinapila ako. Pinapila ako, mga lalab, sabi ko doon. Sabi ko doon sa ano? Doon sa 'di ba mag-check na ng ticket, sabi ko. Bakit niyo ako pinapipila, ma'am? Sabi ko. Sabi ko, buntis ako. Sobrang laki ng tiyan ko, mga lalabs. Alam mo ba ang sagot? Alam nyo ba ang nung sagot? Sabi. Ang ano ko nun eh, Cebu Pacific, mga lalabs. Alam nyo ba ang sagot sa akin? Doon sa check-in ng ano. Sabi niya, pare-pareho dito, ma'am. Pareho-pareho kayong magpipila. Sabi ganon. Wala daw paunahan, walang special treatment, ganon. Sabi ko, buntis ako, diba? At saka, dapat kami yung kasama ko doon, yung mga citizen, diba? Ganon, mga lalabs, sabi daw, wala.
Sabi ko, ay, doon ko na-compare, ay, iba pala sabi ko ang airport ng ibang bansa, no, kaysa sa sarili mong bayan. Kaya pala nung that time noon na may napaaway, no, marami na papaaway dyan sa airport eh. Alam mo ba nung galing din ako ng Switzerland, mga lalabs, kwento ko sa inyo, umuwi ako 2013 ha? Umuwi ako 2013 nung nasa Switzerland ako galing. Flight ko, eh, dyan din sa Manila, mga lalabs. Alam mo niya ba ang ginawa ng isa ding stop dyan? Hindi ko lang nasulatan buo yung papel na, kasi bakit ganun? May rami pang pasulatan na papel. Oo, kung ano yung gamit mo, kung ganun ganyan, eh ganun, ibigay mo sa kanila dun sa, yung nag-aabang dun sa ano mo, dun sa lalabasan mo. Oh, eh di ko di nasulatan. Eh, siyempre, natataranta ka, siyempre. Almost 8 years, mga lalabs, di ka nakauwi ng Pilipinas, di ba? Oh. Almost 8, hindi, almost 8 years na hindi ako nakauwi sa Pilipinas, mga lalabs, ha? So, ayun, tinarahayan ako doon, mga lalabs. Kaya, alam mo, kaya sabi ko, sarili nating lugar, pero yung trato nila sa'yo, iba. Mas maigi pa nga sabi ko sa ibang bansa, ang sarap ng ano nila eh, yung approach nila sa iyo. O di ba, sabi ko sa inyo, kaya may mga artista din napapaaway sa airport, di ba, mga lalabs, no? No, di ba? Pero ako hindi ko na yung inintindi, no. Paala kayo diyan, sabi ko. Siyempre, ba't ka naman, di naman ako nagpagtalo. Pero yung nagsumama lang yung loob ko, yung buntis ako, pinapila ako ng haba-haba. Oo, shout out pala sa nagpapila sa akin noon. Hindi ko alam kung anong pangalan, hindi ko man lang nakita yung pangalan noon, hindi ko man chinik dun sa nakasulat name tags niya dito. Ganun yun, mga lalabs. Yun yung nangyari that time, mga lalabs. Na sabi ko, Tapos alam nyo ba, guys, kaya ako, mga lalabs, kaya gusto ko dito sa ibang bansa mamuhay. Dahil dito lahat, bilihin mo, madali mong bilihin. Kahit oo, hindi kami masyado nakakaipon, hindi kami nakakapundar pa, siyempre, medyo umaano pa kasi nadatnan ko dito, maraming utang, ganon. So, hindi na natin ikwento yan, mga lalabs. So, ayun. Ayun, mga lalabs, kaya dito kasi, bumili ka ng kagaya ng mga ito. Ano ba ito? Kagaya nito, mga lalabs. Saan ba ito? Anong, ano to? Ah, Nesto. Sa Nesto, mga guys. So, magkano ito? Alas 10 na. So, ito Nesto na to, mga lalabs. Pumingin ako sa ikaw kasi baka magsasara. Ayan, magsasara na nga. Kapinatay na na niya ng ilaw. Nesto, mga lalabs. Ito kasi dito, kagaya ng mga, ito, oh. 12 dirham lang yung ano dito, manok na buo na prince, oh. Tapos yung 4 liter na mantika dito, ang mura lang. Kaya ito yung nagustuhan ko dito sa UAE. So, ayan, mga lalabs. So, muli na nating magpaalam sa inyo, mga lalabs, kasi malalim na ang gabi, mga lalabs. Napakalalim na ng gabi. Tingnan nyo ang gas. Ano yung plus? Thank you.
Ayan, pauwi na tayo kasi magsasara na ito mga lalabs. Kasi dito ito, may time, may oras ito ang sarado nila ng mga lalabs. Ang sarado nila dito, yun tulad ng sinasabi ko, nagsasara sila dito ay oras. Wala ba tayo na iwan? Ang sarado kasi nila dito ay yun sa alas 10 nga. Alas 10 pa? Oo, alas 10 pala no. Pero pag Ramadan dito mga lalabs ay alas 12 sila nagsasara. So ayun yung guys. Alas 12 sila nagsasara. Pero pag ganito normal na araw lang, gaya wala naman okasyon na like Ramadan, ay hindi naman nagsasara sila na maaga. Kaya tulad nga ng sabi nila, ito ay family park. So ayan o, mayroong mga ano ganun guys. Naglalakad dyan sa ano. Kita niyo guys, ayan, di ba? Ang ganda ng gabi. Sobra. Yung mga yan, nakita niyo yung mga ilaw na yan, mga lalabs, ano yan eh. Tawag dyan, no, yung may mga supermarket dyan, mga restaurant. Ito naman yung highway, eh. Ayan. Ayun. Ah, bukas na yun. Marami pa tao dyan ah. Hindi pa sila lahat ng kalabas. Dahan-dahan na lang ang aming dapat natin. May lalabasan naman gate dun. Ano yun? May nakabike doon. Hindi nakita ng security. Diba? Ganda. Pito ng pito yung ano. Dito muna tayo guys. Parang may nagpa-practice dyan na ano. Ito yung, ay marami palang get. 1, 2, 3, 4, 5. 5 palang get nito mga lalabs. Tama nga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nga. 5 ang get nila. May nagsasayawan dyan. So, ayan guys. Ayan, dyan tayo nanggaling doon sa dulo na yun. So, ayan. Hello mga lalabs. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. That way na Usman. Maraming salamat sa inyong panonood. So, keep watching guys. So, maraming salamat. Please support my YouTube channel. My loves, mga lalabs. So, bye na guys.
Ayan na, bye!